Bumibili lahat. Ayan po si Lea Cruz po. Ngayon po, pagka po nabili, tutuloy ko lang po yung kwento ko. Pag nabili na po ang lahat ng sibuyas, eto na po yung Department of Agriculture. Magpapalabas na po ng import permit. Alright, shout out po mga kababayan po natin at isang mapagpalang araw po sa ating lahat at narito po tayo para sa panibagong update po natin at kaugnay nga po sa pangalawang araw ng pag-imbestiga kaugnay sa usapang smuggling, cartel at hoarding umano mga kababayan po natin na nangyayari sa ilang agricultural product po natin, lalong lalo na sa sibuyas na halos malaginto ang presyo ng sibuyas sa ating bansa mga kababayan po natin ay ngayon ay isinuplong na or itinuro na mismo nitong resource person na isa sa mga leader nitong mga farmer association na si Miss Lelia Cruz umano mga kababayan po natin ay hindi bumabayad ng mga sibuyas na kanyang kinuha dito sa mga farmers mga kababayan po natin at hindi lang piso o hundreds ang pinag-uusapan dito kundi million o mano ang kanyang utang dito sa asosasyon mga kababayan po natin na nakakagulat at ikinikwento rin nitong leader ng mga farmers kung paano hinohording ni Miss Lelia Cruz itong mga sibuyas. Wow, nakakagulat po mga kababayan po natin. Kahit anong denial pa ni Miss Lelia Cruz, kaya dapat talaga makulong na ito at makasuhan. Ah, economic sabotage ito mga kababayan po natin. Panluloko. Ayan sa ating mga Pilipino itong ginagawa ni Lelia Cruz, kaya dapat kasuhan na. Cases of agricultural smuggling. Ipinakikilala ko po sa inyo ang Brunena Cooperative. Ang Brunena Cooperative po ay in-establish po 31 years na po kami existing dito po sa kooperatiba. Ako po ay naging chairman nung pong namatay ang aming original na chairman. Yun po ay, kung di po ako nagkakamali, 2015. Ang totoo po niyan, ako po ay isang typical na magsasaka. Marunong po akong mag-araro, marunong po akong magsuhid sa bukid. So lahat ng land preparation, expert po ako. Pati po sa pagtatanim ng sibuyas. So ako po ay na-encourage lang po na magbenta po ng sarili po naming ani nung pong mga month of nung pong mga time po ng year po ng 2012 patas po. Kasi po nung time na yon, masyado pong mababa ang presyo ng sibuyas. Kung di po ako nagkakamali nung time po na yon, doon po ako tinamaan ng todo dahil ang bentahan lang po ng sibuyas nung time na yon ay nasa mga 8 pesos sa 6 pesos po. Ganun po ang presyuhan. So nung time, ang aking po kasing sinasakang lupa ay mahigit po nasa mga 40 to 50 hectares po ang sinasaka po namin magkakapatid, mag-aama. So ito po yung aming sinasakang lupa. Kaya po karamihan po sa mga buyer sa Bungabong, kami po ang tinatarget kaagad na puntahan dahil malaki po yung volume po na amin pong inaani. Kaya nga lang po nung time po na yon, hindi pa po kami marunong magluwas po ng sibuyas sa Maynila. Lahat po ng buyer namin puro galing po ng Maynila at doon po lang namin ibinebenta ang aming sibuyas. Hanggang sa dumating po yung time na naging pangulo po si Pangulong Duterte, nagkaroon po kami ng pagkakataon na pumunta sa Department of Agriculture at doon po naman kami tinulungan nung nakaraang administrasyon sa pamamagitan po ni Secretary Piñol. Kami po yung kauna-unahang kooperatiba na tinulungan po ng rehimen po ni Pangulong Digong. So ayun na mga kababayan, mag-comment lang po tayo dito ha. Kasi sinasabi kasi ng mga tao ngayon na sa panahon umano ni Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi umano tinutukan ang agrikultura at tinutukan lamang umano
ang kampanya laban sa illegal na droga. Ito po ha, sampal po ito sa mga nagsasabing hindi tinutukan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang agrikultura. Dahil ang magsasaka ay binigyan halaga ni Pangulong Rodrigo Duterte noong kanyang administrasyon at hindi nagmahal ang sibuyas ng ganito kamahal, mga kababayan po natin. Ayan, itong farmer na ito ay isa siya sa nagpapatunay na tinulungan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga farmers. All in all, ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang obligasyon sa ating bansa, hindi lang yung kampanya laban sa illegal na droga. Kaya, ayan, manahimik na ang nagsasabing hindi umano binigyan atensyon ang mga farmers po natin, mga kababayan po natin. Kami yung kooperatiba na ipinakilala kami sa mga iba-ibang mga institutional buyer. Katulad po ng Maxes, Group of Company, ng Jollibee, lahat po, marami po itong SM. So, bilang magsasaka, marami po kaming natutunan sa pagsusupply po dito po sa mga institutional buyer. Natutunan po namin makipag-usap hanggang sa dumami po ng dumami na rin po ang aming kliyente. Kaya nga po, bilang magsasaka, pumasok na rin po yung pagiging traders namin. Yung sarili naming ani hanggang sa ibinebenta na rin po namin sa aming sa dito po sa Manila. So, yun po ang aming kooperatiba. Sir, majority po ba ng inyo? May members po kayong farmers? Ay, opo. Karamihan po ay farmers. Karamihan po ng aming member ay mga onion farmers po. Namimili rin po kayo ng sibuyas sa ibang mga lugar din ho? Ganito po. Ang nangyari po sa amin, kumuha po yung sinusupply namin sa mga institutional buyer, kinukulang na. So, ang ginawa po namin, yung mga kulang, binibili na rin po namin ngayon sa ibang mga farmers. Ganun po ang nangyari po sa amin. Magkano naman ho ninyo binibili? Maganda naman ho presyo ninyo binibili sa farmers. Opo, competitive naman po yung presyo namin dahil nga po kasi pag minsan pa nga po ang ginagawa namin para makuha namin yung sibuyas, nagdadagdag kami ng piso, 2 piso. Ganun po ang ginagawa namin. May cold storage facility rin po kayo? Ano? May... Wala po. Actually po, ang Bunena Cooperative po ay kasama po sa federation po ng isang malaking federation po sa amin ng Kasamni po. So sa facility ng inyong storage, saan po ninyo... Nung nakarating taon po, ang amin pong na storage sa Kasamni po ay nasa more or less po nasa mga kulang-kulang na 8,000 bags po. Ang totoo po niyan, marami po yung naipamili ko pong sibuyas nung nakaraang taon. Ito po siguro wala. Ito rin po kasi minsan ay dulog ko na rin po sa BPI po ito. Na ako po ay nakapag-storage po ng 128,000 bags na sibuyas. Tapos siya umabot dahil nga po wala na pong naging saysay. Hindi ka ba nag-iisip na may nang sabotahe sa inyo? Na masira yung mga napakaraming sibuyas po ninyo? Ay, palagay ko po, nakita ko po rito doon sa akin pong pagkaka-analisa. Gumalabas po na yung company may kapabayaan dahil kasi alam niyo po ang sibuyas napakasensitibo. Ayan mga kababayan ano. So sayang din yung nawala sa farmers ano. Pero ang tanong may nagsabotahe ba o mano dito sa ilang mga farmers po natin? At yan ay magugulat po tayo sa kanyang naisagot mga kababayan po natin. Hindi po siya po pwedeng mag-negative ang negative 2. Picture po namin nasa negative 3, negative 5. Kaya po alam po namin nalaga siya. Thank you. Mr. Rial, kilala niyo po ba si Miss Lillian Cruz? Ay, opo sir. Opo, Your Honor. Nakikipag-transact din po siya sa inyo? Hindi ko po makakalimutan, opo, Your Honor. Bakit hindi mo makakalimutan? Eh siya po lumugi po sa akin ng napakalaki eh. Hindi niya po ako binayaran eh. Naku, mga kababayan po natin, ito na. Naloko na. Hindi niya pala binayaran itong ilang farmers. Yung iba lang farmers,
binayaran ni Lilia Cruz or ni Sibuyas Quinn ng talbog na chiki, yung mga naunang upload po natin. Ito naman, yung isang farmer naman at asosasyon, ay hindi niya na talaga binayaran. Pambihira naman to si Lilia. So, itinatanggi niya po niya yun dahil nga kasi unang-una, ang transaksyon po kasi namin by phone lang. Kasi ito po yung time na 2012, nag-uusap po kami sa phone, oh, deliver mo ako sa ganitong storage. Oh, lagyan mo ito. Ako naman po, lagay. Lagay ako. Kasi nga po, yung mga farmers po sa amin, nakakayag po sila na mag-sumama sa akin. Dahil nga kasi, medyo maganda po yung binibigay niyang presyo noong time na yon. Dahil nga po, noong time na yon nasa 8 pesos, 12 pesos, bibilin po niya ng 15 pesos. Siyempre po, mataas po yung presyo, kaya doon naman po kami naglalagay. So wala pong naging problema noong 2012. Smooth selling po, kumbaga. Ang nangyari po, nabayaran lahat. Kung di po ako nagkakamali 2013, umulit uli. Di akala ko po, ganun uli ang mangyayari, tawag-tawag. So, nakapamili po ako ng almost 80,000 bags na sibuyas na nakapangalan po sa kanya. Ang problema po rito, ang nabayaran lang po rito, nasa mga 15,000 bags lang po ang nabayaran. So, ang nangyari po yata noon, nagkaroon po ng investigation sa Senate. Yung po mga taga-bungabong na nagre-reklamo rin sa baba ng presyo, nagsumugod po ngayon doon. Itong sila Sir Celestino, alam ko po, napuntahan po ngayon doon eh. Noong time po na yon, may utang po siya. Ang pagkakaintindi ko po, mayroon po siyang pananagutan sa akin dahil nga po sa ibinigay ko si Buyas. So, nung pagbalik po rito ngayon, nabalitaan ko na lang po na yung mga taga-bungabong po na taga-ro sa amin, binigyan po pala niya ng pera po para po magbili ng bumili ng sibuyas. Para lang po siguro, ako po, ang pagkakaintindi ko, siya ay iniimbestigahan. Eh, para hindi magreklamo to. Smart move, mga kababayan po natin. Sinulot niya itong isang leader ng asosasyon na diniretso niya doon sa mga farmers ni Lilia para makakuha siya ng supply na sibuyas kasi dito may utang siya. Hindi siya dito makakuha ng supply dito sa leader ng organisasyon na ito, ng cooperative na ito. So, diretso siya sa farmers. Para sa farmers siya kukuha ng sibuyas, hindi dito sa cooperative kasi may utang siya. Oh, di ba mga kababayan po natin? Dapat ikulong na talaga yan. Yung mga taga-bungabong, sige, bilhin ko na lang yung sibuyas nyo at nang matahimik na kayo. Pero ang totoo po niyan, ako ang nasakripisyo, hindi ako nabayaran. Nasa almost 30 million po itong nawawala sa akin. Kaya po ako, sa totoo lang po, alam po ng mga taga-bungabong, nagbenta po ako ng lupa, 40 hectares po ang binenta ko. Ibinenta ko po yung property ko sa harapan ng munisipyo para lang po mabayaran ko yung mga farmers na pinagkakautangan po ng sibuyas. Dahil lahat po ng sibuyas na yon ibinigay po sa akin ng walang bayad. Ganun po, Your Honor, ang pagkakilala ko kay Lea Cruz. Yun ba yung last transaction niyo sa kanya? Yun na po, 2030. At hindi na po mauulit. Yung sir, ganito po ang nangyayari. Ito po, sasabihin ko na po yung nangyayari para po magkaintindihan na rin tayo. Para total, ito naman isang kone. Ang isang modus po na mabigat dito, ganito. Pupunta po siya sa pagpanahon po ng bilihan sa storage, ang gagawin po niya, bibili niya po yung lahat ng laman ng nasa storage. Ano po ang dahilan no? Bakit niya po binibili? Para po kasi, ang pagkakaintindi ko po kasi, kapag ka po ang nabili niya na po yung mga sibuyas ng farmer sa Kasamne, wala na pong magre-reklamo na paano mag-iimporta tayo kasi wala nang sibuyas sa farmers kasi wala na pong kikibu eh. Kasi nga nabili na nga po kami lahat eh. Sino po ang tinutukoy niyo na bumibili lahat? Ayan po si Lea Cruz po. Nako mga kababayan po natin. Ano talaga, kormadong hoarder po ito, mga kababayan po natin, ano? Si Lilia Cruz or Miss Sibuyas, Sibuyas Queen, mga kababayan po natin. Pagka po nabili, tutuloy ko lang po yung kwento ko, pag nabili na po ang lahat ng sibuyas, eto na po yung Department of Agriculture,
Magpapalabas na po ng import permit. Wow, mga kababayan po natin, kumpirmado ha. Okay. May sabuatan dito kay Ms. Delilia Cruz at sa Department of Agriculture, mga kababayan po natin. Doon po kami patay. Kaya nga po ito yung napakabigat sa amin. So, alam po yan, common knowledge po yan sa amin sa Bungabong. Ganyan po ang nangyayari. Mr. Chair. Pwede po bang sabihin kung sino ang kakunsaban niya sa Department of Agriculture na... Pwede po naman siguro, Mr. Honor. Kaya alam po, hihingi po ako ng executive session. Para po sana mapangalanan ko lahat para magkaintindihan tayo lahat dito. Marami po akong alam na nangyayari. Mr. Chairman, I move that we conduct an executive session so that... Ayun na nga mga kababayan po natin, nagkabistuhan na, nagkaloko-loko na at huli na itong si Lilia Cruz mga kababayan po natin. At ilang taga Department of Agriculture mga kababayan po natin. Yung mga kasabuat o mano nito ni Lilia Cruz ay isusuplong na nitong pinuno ng isang cooperative mga kababayan po natin mula sa Bugabong mga kababayan. No? So ito na, sinasabi na nga po natin na hindi ito tataas ang presyo ng sibuyas kung malinis ang taga Department of Agriculture. So dito mga kababayan po natin, may patunay na mayroong sabuatan sa mga hoarder, smuggler at sa mga cartel dito sa Department of Agriculture. Ito mga kababayan, humingi na ng executive session itong pinuno ng kooperatiba para isiwalat umano mga kababayan po natin ang katotohanan at kung sino-sino pa ang kasabuat ni Ms. Lilia Cruz. Mga kababayan po natin sa roob ng Department of Agriculture. Ang tanong, nasaan nga pala si Michael Ma, mga kababayan po natin? Nasaan si Michael Ma na hinahanap ng ating mga kababayan po natin? Nasaan si Michael Ma? Nasaan umano si Michael Aranita? At ibang pinangalanan pa ni Representative Swang Sing. Nasaan ngayon si Representative Swang Sing? Bakit hindi ko siya narinig na nagsasalita dyan mga kababayan po natin? Samantala, siya yung nagbulgar ng mga pangalan ng mga smuggler. Mukhang pinatahimik na ba, mga kababayan po natin? Sige, alamin po natin sa susunod na mga episode nitong Sibuyas series, mga kababayan po natin. At yan muna yung ating update. At alamin po natin kung sino-sino ang mga pinangalanan nitong pinuno ng isang kooperatiba, mga kababayan po natin. At malamang lalabas pa rin kahit anong tago nitong House of Representatives, mga kababayan po natin. Yan po yung ating update at sana maparusahan, makulong, mabulok sa kulungan itong mga nagsasabotahe sa ating bansa, mga kababayan po natin. Paalam.